dapat pero kayong ganito ha. Ang leader, quote and unquote, na walang planner, walang plano maging leader. Huwag kang magtiwala dito. Ah, memorize ko. Hindi ko memorize. Write it down. Palit ako naman sa cellphone ko. Saan ba ako bukas? Saan ako next week? Saan ako? Nakaready po. You have to say no to some activities. Tama ko ba? Yes. Uy, mga religious na isa naman tayo. Ay, no. Di ba? Uy, Alika, ino ko naman. Ay, no. Bakit may plano ka? Mura na po yan. Sa mga wala pang planner, bukas binigay sa National Bookstore, mura-mura na po. Alam niyo kung bakit? October na po eh. Di ba naman kayo? Let's read number four. Create moment. I love this word, momentum. Create momentum. Gusto ko pag bumabiyahe kami sa ibang lugar, kami po'y sasakay sa aeroplano, lagi ako umupo sa may tabi ng engine. Kasi ako po'y tuwan-tuwa sa tunog ng pabilis na pabilis. Yung sabihin, this is your captain speaking, please no more standing, fasten your seatbelt, the crew will now take their seats, we're bound to Davao City. Gusto ko yung tunog. Kasi mabilis na mabilis, malakas na malakas. Sa bintana ako, nakatingin nyo ako. Pag-take off, huy, ang sarap! Wow! Sumili ko pa! Wow! Kaya ang puntos ko, pagkabigat na bakal itong aeroplanong ito, paano lumutang? Ang sagot, momentum. Paano ka lilipad bilang global leader? Paano ka magiging Hino Rason o Joseph Lim o Charles Lang Ryan? Ha? Paano ka magiging Mon Alburo? Mga lumilipad na! Bumuelo kasi ng malakas. Tama ba? Yes! Sa Surigao, pabalik ako Maynila, nagulat ako. Ang airport sa Surigao, may taga Surigao ba dito? Surigao? Yes! Ay, good! Di ba ang airport dun, di ba? Spalto lang, tapos ay konting lang lupa, barbed wire, highway na. Kaya maliliit airplano lang dito, mga propeller type. Mga 70-80-seater lang ng Air Philippines, hindi ganyan malaki. Pagsakay ko, sabi ko, bah, parang malaki pa yung gulong ng Montero dito ah! Sakay kami, konti, dalawang linya lang eh. Una kami, isang likod pa ako nakaupo. Maya-maya, propeller, sabi lang, ano, apapatayin mo muna namin ng aircon para makastart ang aeroplano. Naku ako! Mahina pa lang makina nito. Yan, inip, ay paya kami, inip. I-start. Pram! 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 Sabi sige nito, kaya-kaya, pram! 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 Kasi salita na yung kapilan. The only steward will now sit down. Isa lang steward eh. We are now bound to Manila. Please sit down and fasten your seat there. Palakas na palakas eh. Sa likod ako. Ramdam na lang ako eh. Ay, sandali po. May kalabaw tumatabi. Umatras! Antay na naman kami. May habal-habal dito ko binabot. Tawa kayo ng tawa. Pero maraming gustong maging leader, ayaw namang bumuelo. Ang dami niyong gustong gawin. Para kayong mga habal-habal, bata, may kalabaw na tumawid. Ay, pasok ka na, apply. May kasal ng pamangkin ng kapitbahay ko eh. Ay, saka na, piyesta sa amin. Ay, saka na yung engloba. Saka ng saka, lahat naging milyonaryo na, ikaw na lang! Bakit? Ikaw makabendo. Yung sa Asian Convention, ito po ang sabi, oh. Ba't po kinakailangan mag-create ng momentum? Everybody say momentum. Ito po, napakanan ng material. Sabi niya, because the bigger the object is the bigger the momentum. Totoo naman. The bigger the momentum, the harder to stop. Totoo yun eh. Mag-isisa po ng dalawang objects, oh. Two moving bodies, two bodies moving with velocity. Bisikleta, tsaka SUV. Ano ba alam mo? Erlyn? Halimbawa, Erlyn, wala kang choice. Kundi mamili lang sa dalawa. Tumumit ka ng highway, nakita mo pa sa gasak sa'yo. Montero Sport, tsaka maliit na bisikleta. Ano pipiliin mong bumangga sa'yo? Montero? Nag-away ba kayo mga asawa? Ano pipiliin mo? Hindi! Sasagasaan ka nga eh! Wala kang choice! Pagdamit mo ng Commonwealth, ah! Pagpakailan, di ba? Pag dito, Montero, pag dito, bisikleta, ano pipiliin mo? Yeah. Bakit? Mas maya.
sleep injury. Correct. Tsaka mas buhay ka. Tama ba? Baka pwede pag gano'ng bisikleta, itakin mo na lang yung drive. Pero hindi pwede sa SUV yun. Kasi yung momentum niya sobrang lakas. Patay ka tiyak doon. Ganun po sa atin, pag ikaw, nag-momentum ng gusto, bumuelo ka. Ha? Halimbawa, buong linggo mo, binuso sa prospecting, buelo yun. Buong linggo, wala kang magandang prospecting lang. Alright? Sabi niya, oh, momentum will move you towards what? Freedom. Towards what? Freedom. Who wants financial freedom? Taas ang amay. Lahat tayo. Pero hindi mangyayari yan pag wala kang buwelo. Hindi ka pwedeng urong-sulong, hindi ka pwedeng takbo, tigil, takbo, bukas na lang. Hindi pwede, kailangan tuloy-tuloy. Ang aim global, sabi ni Francis Miguel, subukan mo. First 3 years mo, ibuwelo mo todo. Si John Bisa naman, 5 taon. Yung buwelo. O ngayon, lumulutang. Are you listening? Yes. Napakahalaga ng buwelo. Hindi ka pwedeng hindi buwelo. Hindi ka pwedeng punta Monday, Tuesday pahinga. Wednesday punta, Thursday pahinga. Wow! Sayang! Ako yung hindi na nagkakasal, naglilibing pa ho ako. Yung huli kong nilibing sa Liliw, Laguna, ang dami pong ritual. Doon yung namatay eh. Nung nilabas sa mansyon, may hinulog pang palayok na may suka, na may pang! Lahat kami nakaputi. Eh ako maglilibing eh. Yung Bible ko eh. Paglabas ko, nagulat ako, ito yung yung karo, tanaw-tanaw lang namin yung pansyon, yung sinitero yung pansyon. Mang Banahaw, yung tabi, daming tao. Tapos, ando yung sinitero, nakikita, mga 30 minutes, andun kami. Nung tumugtog na po yung musiko, yung bang, gano'n. Isang oras kami nakarating ng sinitero. Or more, mga 2 hours. Tanongin nyo ko bakit? Bakit? Tsa-tsa yung tugtog. Request ng namatay. Ayaw daw niya na malungkot. So yung mga major rin, tsaka yung mga banda, cha-cha-cha! Tam-tam-tam! So lahat ng kami, hiyang-hiya po ako. Kasi may Bible pa ako eh. Nakabaroon ako. Hiyang-hiya. Pati yung karo ko lang ganun yung karo. Ano pa rin yung ginagawa yung galing ah? Primeras, reverse. So ako, hiyang-hiya ako. Sabi ng nakakasawa, basta ikot ka naman, ikot ka naman. Tawa ng tawa, ang daming distributor, ganyan. Hindi makarating sa pupunta kasi naka-cha-cha ang mode. Dapat ang mode mo tuloy-tuloy. Everybody say momentum. Masakit at siya po kakatawa. Learn the keys to competence, ang number 5. Tatlong bagay ang dapat mong malaman para makakompete ka sa industriya ng leadership sa aim global. Ha? Ang kalaban mo, sarili mo, hindi ibang tao. You have to become better every day as a leader. And when you compete, tatlong bagay kailangan mo. Knowledge? Basahin natin. Knowledge, skills, application. Ang knowledge, alam nyo na yan. Walang secret ng Inglobal. Available ang product, marketing plan, mga may-ari, compensation plan. Open yan, available. Okay? Skills, mga how-to, paturo kay apply. Meron kaming ESPN, pag pumunta sa probinsya nyo ito, umattend kayo o sa lugar sa Metro Manila. Paano kayo tuturo ng mga how to recruit, how to do online marketing, mga how to. Ang correct application is paano bumasa ng tao. Paano bumasa ng taga-ibang network. Paano mag-recruit ng isang mayamang tao. Yan yung tinatawag na correct application. Ha? Huwag kang pupunta sa millionaire na sabihin mo, gusto mo makapunta ng Amerika? Eh, may bahay sa Amerika yan. So, hindi niya gusto. Tama po ba? Yes. Gusto mo ng kotse? Eh, 10 pa lang SUV. So, matuto kong bumasa. Halimbawa, pag sinabing correct application, when is the right time to present to him the product? When is the right time to present the marketing plan? Baka hindi ito ang time. Tulad ng sample natin. Huwag please kayo mag-present. Kahit kayo inimita ng downline nyo, huwag kayo mag-present sa patay. Pag may patay, huwag kayo, ah, pagkatapos ng pari, mag-OPP ka naman. What? Amen. Sa kasal lalo na. Tapos na po ang kasal, bago po mag-reception, si upline, mag-OPP muna. Please don't. Please don't. Alright? Napakahalaga ng correct application.
Huwag po kayong sugod na sugod sa isang imbitasyon, pero hindi naman tama ang aplikasyon. Tama po ha? Yes. Tuloy natin. Next, discover the leader inside you. Let's all stand up. Tayo po tayong lahat. Let's stand up. Tayo tayong lahat. Everybody, let's stretch. Yeah. Everybody feeling good? Yes. Still learning? Yes. So that's number six tayo. Let's read together. Discover the leader inside you. Dapat niyo may kasabihan, leaders are not born. Yes. Leaders are made. Sino na kanilita sa kamay? I beg to disagree. Kasi po kami ni Pastor Mike, galing kami sa biblical studies. Magugulat kayo sa Bible, lahat ng tao ginawa ng manlilikha. Tama? Yes. Sa kain ba kayo doon? Yes. Meron bang galing sa unggoy dito? Wala. Kaya, klaro yun ha. Pangalawa, di ba nilikha ka? Pangalawa, lahat ng nilikha ng manlilikha ay may layunin sa pagkakalikha. Yes. Ibig sabihin, walang aksidente. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Hindi ka aksidente. So, buhay ka pa ngayon. Ibig sabihin, may hindi pa tapos sa pagkakalikha ng buhay mo. Kaya ka pa buhay. Nakita niyo ba sa Facebook yung lumundag sa EDSA flyover? Yes. Dahil may problema sa asawa? Lumundag! Patakalun pa, patalikod. Sabi ko, ito! Ang bad news, buhay! Bad news yun. Kaya pala sa Taiwan, mayroong booklet, nabasa ko ang title, How to Commit Suicide Effectively. Bestseller. Kasi ang dami na mapakamatay buhay. Huh? So, gusto ko sabihin sa inyo, sa Bible, clear na clear po, ano yun? Lahat ng tao, may direksyon, may destiny, may patutunguhan. I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. The word prosper means to prosper, to have nothing lacking in my system. Dapat healthy ka bodily, wealthy ka in the spirit, wealthy ka sa economics. Kaya magbanggit kayo ng lalaki, babaeng sumunod sa Diyos sa Bible, lahat mayaman. Abraham, Isaac, Jacob, mayaman. Solomon, the wealthiest king who lived on earth. David was wealthy. John, the beloved, was wealthy. James was wealthy with books. Mark was wealthy. Paul was wealthy. Ang daming wealthy tao sa Bible. Nanginang nila lang yung poor. Pag tinanggal mo ang teaching ni Jesus about economics, liliit ang Bible. Pero ulitin ko, hindi ka payayamanin ng Diyos para maging materyoso. Is that clear? Yes. Hindi ka papayamanin ng Diyos para maging mayabang. Yes. Hindi ka payayamanin ng Diyos para gumawa ng masama. Payayamanin ka ng Diyos kasi may assignment ka. Mas madaling gawin ang assignment mo. Sabihin mo nga, life assignment. Mas madaling gawin ang life assignment natin pag may pera tayo kaysa wala. Tama mo ba yun? Yes. Paano ako makapagpastor ng mahusay? Wala akong pang-enroll. Trabaho ko yung enrollment fees ng anak ko. Hindi trabaho ng mga tao yun. Akin yun, tatay ako eh. Are you listening? Yes. Kahit sabi mo, pastor ako, nagbabayad ako ng Meralco. Pag hindi ko mabayar ang Meralco, puputulan ako. Tama ko ba? Yes. Ganun kasimple po ang buhay. So ang sinasabi ko, leader ka. Sa Bible, pag sinabing Abraham, leader siya ng marami. Meron namang leader ng isa lang. Katulad ni Mordecai. Ang nilid niya, si Esther. Isa lang. Pero leader siya. Tama ba? So I don't care kung leader ka ng isa o ng isang daan. Basta buhay ka, you have to understand, meron kang leader potential inside you. Pag hindi mo yan palakihin, sayang ang potential na yan. I love that word, potential. Sabihin nga natin, potential. Sabihin nga natin, may potential ka. May potential ka. Kaya po yung mga namamatay na walang nangyari sa buhay, ang tawag doon, sayang. Bakit? Kung siya'y awitin, dapat narinig ng mundo yung awit niya, eh dinala sa libingan, kawawa naman. Kayo pong lahat nandito dito, may potential. Bakit? Nilikha ka. Hindi ka aksidente. Nalalaman ba yung biology class natin? Di ba sinabi? Mga bata, pag-uusapan natin, paano kayo ginawa? Paano kayo naging tao? Nalalaman niya? Oh, nagkating class din kayo?
Para ka maging tao, kailangan mo ng tatay, kailangan ng nanay. Tama? Yes. Hindi pwedeng parehong tatay. Hindi parehong nanay. Dapat tatay at nanay, male and female. At ang sabi, magtatalik yung male and female. Tama mo ba? Yes. Kasal o hindi, magtatalik, hindi kasal, nabuntis. Kaya ang tawag natin, anak sa pagkakasala. May kasalanan yung dalawa, pero yung bata, hindi kasalanan yun. Tama ba? Yes. May gagawin maganda ang Diyos to, kaya naging tao yun. Yes. Alright? So, ang issue natin ganito, basta ikaw tao, may assignment ka. At ikaw may potensyal na maging leader. So, ang gagawin ganito, di ba? Sabi sa Bible, bago ka pa ipilang anak, o bago ka pa naging fetus, in your unformed state, sabi ng Diyos, unformed, hindi ka pa buong bata, fetus, hindi ka pa fetus na eh, fluid ka pa lang eh. Ang sabi, I saw you, I gave you your name, and I gave you your assignment. Yan ang sinasabi ng Bible. Do you understand? Yes. So ang sinasabi, basta buhay ka, may assignment ka, leader ka. So ang totoo, leader ka, hindi mo lang alam. Ngayon alam mo na. Tama ko ba? Yes. Nung magtalik ang tatay at nanay mo, hindi mo alam. Tama ba? Yes. Seven. Let's read together. Commit. Future leaders. Succeed. One more time. Commit. Help your future leaders. Succeed. Huwag mo munang iisipin yung kita mo. At isipin mo, sino ang mga ka-dream team ko sa negosyo nito. Sa simula ng first month, second month, third month mo, okay lang mag-retail. Okay lang yan. Pero muna mga hanapin, sino ang dapat kong kasama sa pagdinegosyo kong ito. Sila muna ang tutulungan kong mag-succeed. For example, sasabihin ko, Mike, thank you for believing in me. Salamat. Apply mo ako, downline kita. Hindi kita babayaan. Promise yan. Okay? Unahin natin muna, isa sa kaliwa mo, isa sa kanan. That's my priority. Pakikitain muna kita. Ikukumit ko sa iyo na you can succeed kahit doon sa unang 1-5 mo. Dapat po, kung apply kayo, yung unang 1-5 ng downline nyo, may kinalaman kayo doon. Na, huwag din mo bibigyan ng spillover. Wow! Tulungan nyo siya paano mag-recruit, paano mag-present, paano mag-pay in, and then mag-celebrate in sa bahay. Kasi yung unang 1-5 na yan, yan ang simula ng susunod na 1.5 million. Yeah! 15 million. 150 million. Magsisimula sa commitment mo to help yung direct mo to succeed. Never quit on your directs. Yung mga gusto nyong downline na mga halimaw, na magiging leader, na magiging top 20, buhay na! Hahanapin nyo na lang! Ang kailangan commitment nyo to stick with him at sasabihin mo, hindi kita mapabayaan. Tutulungan kita, kailangan mo turo, tutulungan kita. Kailangan mo kasama sa MDO, samahan kita. Wala kang pera, gusto mong utang, huwag sa akin, sa kanya.